Yan, magandang araw mga kabakyard. Great morning. Ayan, muling nagbabalik ang inyong lingkod, GG Official TV. So, ngayon mga kabakyard, ganun pa rin. Dating usapan pa rin mga kabakyard, tungkol pa rin ito sa ating pagmamanok, no? So, ngayon mga kabakyard, may nakapagtanong kasi na ano daw ba yung mabisang diskarte pag ang kanilang mga stag ay namaga yung mata. Kaya yung mata na. So, pag minsan kasi yung ating mga stag talaga mga kabakyard ay madaling tamahan yan ng sipon. Lalo kung hindi maganda yung pagpapalaki nyo mula pagkasisiyo. Kaya nga kailangan ng ating mga alagang sisiyo, mataas ang kanilang immune system para hindi agad sila tinatamaan ng ganong sipon. So malubhang sipon yun mga kabakil. Yung iba, yung medyo lumalaki yung kabilang mata. Yung iba pa nga, dalawa yan eh. So ngayon mga kabakil, ang may advice ko lang sa inyo, gusto ko lang i-share din sa inyo yung sistema na ginagawa ko. So hindi po 100% na gagaling sa inyo, no? Pero ito po yung ina-apply ko pagka ganun na po yung senaryo ng ating mga alaga. So okay naman, after 3 days, bumabalik naman siya sa dati. So ang ginagawa ko mga kabakyard is, una, hugasan nyo po yung inyong mga alaga manok sa mismong mata at sa ilong, no? Hugasan nyo, gumamit po kayo ng disinfect. Ang ginagamit ko po dyan mga kabakyard, di naman ako nakakabili ng mga disinfect na kwan, medyo mahal kasi yung mga disinfect. Kaya ang ginagawa ko na lang, isang tabong tubig, isang patak ng Sondrox sa takip niya, ihalo mo sa tubig na isang litro, isang tabo. Yung katumpas ng isang tabo, isang litro yon. So isang takip ng Sondrox. So yun yung gagamitin mong panghugas sa kanyang ngalangala, dudukutin mo yon sa ilalim ng pakpak. Ayan, bakit sa ilalim ng pakpak? Kasi pagka may sipon ng mga alaga natin, may lagnat yan. Medyo anong nangyari sa kanila para silang nilalamig yan mga kabakyard. So isisiksik nila yung ulo nila sa pakpak nila. So may iwan po doon yung bakterya, no? So hugasan nyo din doon, hugasan nyo. Tapos hugasan nyo sa mukha, yan, sa ilong, hugasan nyo. So after nyong ginawa yun mga kabakyard, sa umaga, pagkatapos nyang kumain, kunti lang po ipapakain natin, huwag pong busog na busog. Kasi may tendency talaga na hindi matutunawan ng alaga natin pag sila ay may sakit, no? So hihina kasi immune system, no? Hihina yung kanilang digestion. So, konti lang po ibibigay niyong pagkain. Then, papainumin niyo po siya ng antibiotic. Pwede po yung Amtil 500, pwede po yung Premoxil. Basta mga tabletas na po, no? Mga tablet, mga capsule. So, pag mga stags na po. So, isa sa umaga and isa rin sa gabi, no? Tapos, ang gagawin niyo po, huwag niyo po siyang ipapabaran ng tubig. Pagka uminom po siya, 2-3 higop lang, no? Kumain siya sa umaga, 2-3 higop, tama na. Then papainumin nyo Amtil 500 o kaya Premoxil. Yan. Yan lang kasi yung mga binibenta nating gamot dito na siguradong subok na, no? So, hindi tayo napopromote mga kabakyard ng produkto. Ito ay vlog lang, no? Gusto ko lang sa inyong i-share yung katanungan ng isa nating taga-subaybay, no? So, pagdating sa hapon, papainumin nyo ulit after niya kumain. Konti lang din pakain yung mga kabakyard. So, huwag nyong lalagyan ng tubig yung kanyang kulungan, no? So kung mayroong mang lagay ng tubig doon, itawag nyo, tanggalin nyo. So ganun lang gawin nyo umaga hapon. So para magiging effective po siya. Kasi yung iba, pagka binigyan ng isang beses, inaantay na nila sa 3 araw, 2 araw, inaantay na nilang gagaling. Hindi po yun gagaling agad. So parang tao din po yan. Pag nilagnat, every 4 hours pinapainom ng gamot. Okay, sana po naintindihan nyo po yung naliwanag ko. At sana i-like nyo naman yung video natin. I-share nyo naman mga kabakyard. At para mapanood din ng mga baguhang sa bungero dyan. So hanggang dito na lang mga kabakyard at I love it.